inihahandog ng Messengers of the North upang siya'y aking makilala. Si Kristo ang ating halimbawa, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. 27 ng Agosto, taong 2021. Paano tanggihan si Satanas? Pasakop nga kayo sa Diyos, datapat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Santiago Kapitulo 4, Versikulo 7. Ang ating gawain ay tanggihan ng Diablo. Huwag kupkupin ang kanyang mga pag-aalinlangan, at kung gagawin natin ito, ang pangako ay tatakas siya mula sa iyo. Ngunit ang katanungang madalas itanong, paano ko matatanggihan si Satanas? Mayroon lamang isang paraan kung paano mo ito magagawa, at yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagkuha kay Kristo bilang iyong katuwang at pagsusumamo sa Kanya para sa kalakasan. Kapag iminungkahi ni Satanas ang pag-aalinlangan sa iyong kaluluwa, kapag sinabi niya sa iyo na ikaw ay tunay na hindi karapat-dapat masyadong makasalanan upang mapagtanto ang pagpapala ng Diyos, iharap si Kristo sa harap niya bilang iyong tagapamagitan at tagapagligtas. Sabihin sa kanya na alam mo na ikaw ay isang makasalanan, ngunit dumating si Jesus upang hanapin at iligtas iyong mga nawaglit. Siya ay dumating hindi upang tumawag na mga matuwid, kundi na mga makasalanan upang magsisi. Marcos Kapitulo 2, Versikulo 17. Ulitin ang kanyang mga pangako, ang lumapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Juan Kapitulo 6, Versikulo 37. O manghawak sana siya sa aking lakas upang siya'y makipagpayapaan sa akin. Oo, makipagpayapaan siya sa akin. Isaias Kapitulo 27, Versikulo 5. Lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Mateo Kapitulo 21, Versikulo 22. Magkaroon ng payak na puso upang sumampalataya sa mga pangakong ito ng Diyos. Kapag dumating si Satanas sa iyo at sabihin sa iyo na dahil hindi ka masaya, naguguluhan at bagabag, ikaw ay hindi anak ng Diyos. Huwag kang masiraan ng loob sa isamang sandali. Bagkus, bigkisan ang baywang ng iyong isipan. Hayaang magpahinga ang iyong puso sa Diyos. Nangako siya na kung lalapit ka sa Kanya, mahahanap mo ang kapahingahan sa iyong kaluluwa. At kung nagawa mo ito, sigurado ka na tutuparin niya ang kanyang salita sa iyo. Maraming lumipas na mahabang taon sa kadiliman at pag-aalinlangan dahil hindi nila nararamdaman ang nais nila. Ngunit ang pakiramdam ay walang kinalaman sa pananampalataya. Ang pananampalatayang iyon na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at dumadalisay sa kaluluwa ay hindi isang bagay na ukol sa simbuyo. Nagsisimula ito sa mga pangako ng Diyos, matatag na sumasampalataya sa kung ano ang sinabi niya, na gagawin rin niya. Ang ating kaluluwa ay dapat na sanayang maniwala, turuan na umasa sa mga salita ng Diyos. Ang salitang iyon ay dineklara na ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma Kapitulo 1, Versikulo 17, hindi sa pamamagitan ng pakiramdam. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.